pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang makakasama ko po ay galing pa po ng Manila Times College. Kasama ko po si Leslie Dizon. Hello! Hello po, Miss! Hi, Leslie! Kamusta? Okay lang po. Kayo po, kamusta? Okay. Tanong ko sa'yo, ikaw ay nasa Manila Times College. Mahilig ka bang mag-journal, magsulat-sulat, ganyan? Opo, yung mahilig po ako magsulat ng nangyari sa akin everyday, gano'n. Ba, may diary? Hindi kasi para lang nanonote ko kung ano yung nangyari sa akin yung araw, lalo na pagdating sa expenses, di ba? Mahilig tayo magsulat ng mga ganyan. Sulat natin kung ano yung nagastos natin, gano'n po. Budgeting. Kasama na kasi yan eh, sa journal. Sa isang notebook, nandun eh, kung ano nangyari sa'yo, tapos magkano yung binastos mo, and sa same time, nandun na rin, ano pa yung gusto mong mangyari sa'yo, di ba? So may mga goals tayo doon. Yan. Alam mo, meron akong nakita na journal. Maganda siya. At ang materials niya is gawa sa water lily or water hyacinth. Pero alam mo, bago ko makita yon, iniisip ko na ang water lily or water hyacinth is talagang peste siya. Kasi makikita mo yan, nasa fish pond yan, bigla na lang yung tumutubo. Tapos, yung mga isda, hindi pe-penetrate yung sunlight, nagkakamatay sila, hindi sila nakakain ng maayos, hindi nila nakukuha yung tamang nutrients. Kaya yung ginagawa ng mga may-ari ng fish pond, tinatanggal nila yung mga peste na, kumbaga peste, yung mga water lily. So, tinatapa nila yan hanggang mabulok. Ganun lang. Pero nakita ko dito sa ating makakausap ngayon, hindi siya naging peste para sa kanila. Anong nangyari, parang ito pa isang blessing in disguise, no? Dahil ito yung nagiging pinaka-primary material nila para sa kanilang mga product. So, Leslie, yung journal, baka magustuhan mo itong pag-uusapan natin. Eh, meron sila nito. At ginagamit nila water lily. Nga po. So, dagdag, no? Dagdag value dun sa water lily. Pang iniisip ko, parang wala lang naman to. Pero may iba ka pa bang idea na gamit para sa water lily? Actually, nung narinig ko yung water lily, parang nag-iisip ako kung ano, kung para saan siya. Kasi parang minsan narinig ko lagi lang siya na tumutubo sa kanal na yun yung nagkakos ng pagbaha. Nagkaklog yung bara, ganyan. So, parang nung narinig ko nga na, ay, pwede pala siyang gawing journal. So, parang bukod sa eco-friendly na siya, kumbaga, parang useful pa rin siya sa tao. Marami pa palang gamit ang water lily. So, huwag natin siya i-limit sa journal. Pero ngayong araw, mas marami pa tayong matututunan kasi makakasama natin, parang expert na to eh. Kasi ilang taon na nilang ginagamit yung water hyacinth. Kaya abangan nyo po ang aming episode ngayong araw. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, Leslie, sino ang ating bisita? Ayan nga po, makakasama natin ngayong araw ang owner and CEO of Jacinto & Lirio. Walang iba kundi si Miss Ann Kistelli. Hello po! Hello, magandang umaga! Hello, ma'am! Naku, mas maganda ka pa sa umaga! Ang glow eh! Ang fresh! Ma'am, alam mo, nakikurious ako, Jacinto and Lirio. Ano ba ang role ng Jacinto and Lirio sa inyong business? Ang Jacinto and Lirio,
Actually, social enterprise kami na tumutulong sa mga nakatira banda sa ilog, particularly yung mga ilog na maraming water hyacinth. So, nagbibigay kami ng kabuhayan gamit yung water hyacinth. Tsaka, at the same time, tinatry namin i-resolve yung mga problema na dulat ng water hyacinth. Pero ano, sino si Jacinto at sino si Lirio? Oo, madalas kami natatanong yan. Hindi siya nakapangalan sa kahit sino tao. Okay. Oo, hindi rin kami law firm. Yung iba akala law firm. Ayun, usually so, ganun nga, no? Law firm ang dating. Jacinto and Lirio. So, kaya Jacinto and Lirio, Spanish translation siya sa water hyacinth at water lily. So, yung materyales na ginagamit namin. Sa Pilipinas kasi, water hyacinth siya, pero mas kilala siya as water lily. Kaya, kinumbay namin yung pangalan sa iisang pangalan. Tinranslate lang ng Spanish para medyo social konti, ganyan. Ayun. Itong water hyacinth o water lily, ito yung pinaka parang primary material nyo para sa inyong mga produkto. Bakit ito yung napili nyo na material? Kasi nung time na yon, 2019, nag-start actually ito sa eskwelahan. Tapos, kausap namin DTI. Sabi namin, ano bang mga problema o materials masasuggest nila na para gamitin namin sa gagawing negosyo, ganyan. Tapos, nung time na yon, problema ng DTI yung mga yung water hyacinth issue nga kasi yun na nagkakosya ng mga baha tapos maraming namamatay ng mga isda dahil sa water hyacinth ganyan. So based sa sinabi nila, nag-decide kami na bisitahin yung mga iba-ibang ilog dito sa Pilipinas na maraming water hyacinth. So pumunta kami sa Laguna de Bay, sa Iñas, sa Pampanga, so iba-ibang lugar na maraming water hyacinth. So true enough, nakita namin with our own eyes nga na problema nga siya kasi sobrang dami niya to the point na may mga ibang dating tinutubuan ng palay na papalitan ng water hyacinth, so mawalan sila ng hanap buhay, no? Tapos ang water hyacinth kasi mas dumadami siya pag mas madumi ang tubig. Yes. So dahil pag madumi ang tubig, alam naman natin maraming dulat to ng mga waterborne diseases like yung mga dengue, malaria. So maraming nakatira banda sa ilog nagkakasakit daw dahil sa water hyacinth na rin daw ganyan. So sabi namin, sige, isipan natin paano natin i-resolve itong problema na to. So nag-research kami ano ba pwedeng gawin sa water hyacinth para imbis na peste kumbaga sa buhay, ano na, maging pera para sa kanila. So pakinabang yan. So yun, yun yung naging inspirasyon namin kaya ginawa ang water, ang Jacinto and Lirio para maging solusyon nga sa problema. Miss Anne, may additional lang ako. Nabanggit niyo po kanina na nagsimula siya sa school. Paano po nag-start? Yung sa school kasi, nag-re-enroll ako noon sa Business Incubator Program. So, business minor na rin siya. So, sa minor na yun, parang i-guide ka ng eskwelahan, paano mo gumawa ng negosyo, ganyan. Tapos, at the same time, fourth year na kasi ako noon. So, pwede siyang alternative na rin sa thesis ko. So, hindi ako nag-normal thesis na required sa course ko. Yun na yung ginawang thesis ko rin. So, ayun, nagsimula siya bilang, kumbaga parang school output. Ni-require kami kasi noon i-enroll rin sa DTI, tapos mag-feasibility study, tapos magbenta, gawin lahat, marketing, sales, HR, etc. So, yun, ginawa namin lahat yun. Tapos, after graduation, pinag-isipan ko, gusto ko ba talaga gawin to? Gusto ko ba to pagpatuloy? So, grupo kami nun eh, pero syempre, hindi mo naman ipilit lahat mag-continue, di ba? Kasi yun nga, nagsimula lang ito sa school. So, hindi naman lahat yun yung gusto talaga, I guess, gawin for the long term. Ganyan. So, yun, eventually, yun, ako, pinag-isipan ko siya. Sabi ko, parang inline kasi to sa gusto ko rin naman gawin sa buhay. Tsaka yung, kumbaga yung God-given purpose ko, pinag-isipan ko na
lahat to nagpo-point sa Jacinto and Lirio. Yung kasi dito nakakatulong ako sa environment, nakakatulong ako sa tao, tapos at the same time mahilig rin naman ako mag-recycle ako mismo, tapos mahilig rin ako sa mga unique na bagay, gumawa ng kakaiba na bagay, ganyan. So yun, swak talaga sa Jacinto and Lirio, kaya sabi ko sige tuloy ko to kahit na medyo mahirap, mahirap magsimula ng ganito klaseng negosyo, hindi siya yung usual na madaling ibenta o ganun. Opo. Mabalik ako dun sa ano, sabi mo kasi kinukuha nyo iba-ibang lugar ang inyong mga water hyacinth. Paano kayo nagkaroon ng idea na ito yung gamitin natin sa produkto? Anong research yung ginawa nyo? Oo, so nabanggit ko noon na ano, 'di ba, ang DTI ina-address na nila yung water hygiene issue. So sila mismo nag-iisip na ng paraan paano ba mapakinamagan ng mga kamamayan na kababayan natin itong water hygiene. So may mga livelihood programs na silang ginagawa sa water. Ah, meron na silang existing. Oo, doon kami nagsimula, pero tiningnan namin ano yung mga nagagawa na sa water hyacinth. So, usually, yung mga native na basket, yung mga wini-weave, parehas ibang materials. Like, abaka, diba, wini-weave rin. Ganyan. So, ayun. Tapos, may tinry rin yung DTI. Yun na parang plant leather look nga. Ganyan. So, from there, kung anong meron na, in-improve na lang namin. Kasi sabi namin, apart from pagre-resolve ng water hygiene issue tsaka poverty sa Philippines, may issue rin tayo ng colonial mentality. So sabi namin, paano kaya magugustuhan rin ng Pinoy ang gawang Pinoy, at the same time yung design magustuhan nila, hindi lang sila bibili dahil tutulong sila dahil may tutulungan, kundi gusto rin nila yung produkto. So yung goal namin na mabalance yun, na stylish siya, functional, useful for the end user. Hindi lang yung sa may tinutulungan na iba. So, ayun. Kaya kailangan namin mag-research. So, marami kami mga naging collaborations nun sa mga designer. Like, dati nakipag-partner kami kay Cora Jacob. So, yung first bag line namin. Dati kasi bags ang ginagawa. Bags. So, siya yung naging partner namin noon. Tapos, marami kaming kinuusap na iba-ibang parties na para mag-collaborate, kumbaga, kasi para mas mapalaki yung branding, yung marketing. So, anami namin collaboration sa GK, kung saan-saan. Tapos, pag mga weekends, lagi kami nasa mga kung saan-saan bazaar, and yung mga bazaar doon, 12 noon hanggang 12 midnight. Tapos, kasi bago noon, magsa-set up kami, so maaga kami dadating. And then, 12 midnight, no? So, after 12, mag-egress. So, talagang mahirap, nung, lalo na studyante rin kami noon. So, studyante kami. And, tumi-school pa rin kami habang ginagawa namin yun. So, nag-negosyo. Paano ang proseso from water hyacinth to fiber? Paano siya ginagawa? So, nag-umpisa siya na hina-harvest yung water hyacinth sa ilog. So, pagka-harvest, lilinisan. Tapos, ginugupit yung leaves sa taas. Kasi ang ginagamit namin yung tangkay. Yung pinakatangkay, oo. Oo, yung tangkay. So, ayun. Pag afternoon, pinapatuyo sa ilalim ng araw para mamatay rin yung mga amag, tsaka at the same time para ano na siya, mawala yung tubig. Kasi yung amag, sa tubig rin siya, di ba? Isa sa mga nabubuhay sa tubig. Ganyan. So, ayun. Pinaarawan. Tapos after nun, binubuksan yung stalks para mas lumaki siya. Then, kiskisin yung fibers sa loob. So, yan. Kiskisin and then ipa-flat. Tapos, gagawa ng mga sheets. Mga gagawing parang sheet na siya para magmukhang parang leather na maging Parang nakita ko nga dun sa video niyo, parang mukha siya ng wallpaper eh.
Dun sa sheet? Oo. Actually, maraming pwedeng gamit yung water hyacinth. Pwede rin siyang gawing wallpaper. Sa office namin, ginamit namin siyang wallpaper. Add ko lang po. Then, sabi niyo po kanina, nag-start kayo from bags. So, ngayon, to journal. Pero nagsisell pa rin po kayo. Kumbaga, gumagawa pa rin po kayo ng mga bags or journals na lang, ganyan. Ngayon, hindi lang journals. Iba-ibang smaller items. Like mga passport holder, wallets, desk mat, kung ano yung kailangan yung organizer. Tapos yung mga iba, by order na lang siya. So pag may corporate order, kasi yung nagsimula kami sa journals, doon nagsimula na tumatanggap na kami ng corporate giveaways. So by order siya, by bulk. So kung may order, let's say may gusto ng bag, tsaka lang kami gagawa ng bag. Kasi kaya kami nag-design gumawa ng smaller items para mas lumakas yung impact namin. Kasi sa bags, limited siya. Mas mabagal, kumbaga movement, tas lalo na kung pang babae lang, tapos may kanya-kanyang taste pa yung mga iba-ibang babae, ba? Diba? So, yung na-realize namin nung umpisa na, ano siya, yung social impact namin sa mga tinutulungan namin, bigyan ng livelihood, nalilimit siya dahil limited rin yung market namin. So, kaya nag-decide kami, gawa kaya tayo ng unisex na products, na smaller items, para mas mabilis rin yung movement. So, yun, kaya nagsimula ng journals, unti-unti nag-expand sa iba-ibang products, pero hindi rin kami ganun kabilis nagde-develop ng new designs kasi parang, ano siya, classic look naman na hindi timeless siya, so hindi kailangan na fast fashion rin para to makatulong rin sa environment kasi pag, di ba, yung fast fashion, sobrang, ano yun, maraming excess consumption dahil puso natin laging uso tayo, ganyan. So, ayun, parang sabi namin kailangan timeless classic na kahit paulit-ulit or minsan i-tweak mo lang, change color. Oo. Pero nag-develop pa rin naman kami new designs kasi to adapt rin kung ano yung needs ng market ngayon. Ano yun, ma'am? Nag-adapt kayo ng community para dito? Nangyari is, dati marami kaming communities, yung nabanggit ko, meron kami sa Pampanga, sa Pasig, Laguna, Dibay, ganyan. Tapos eventually, na-realize namin na per location pa lang, maraming iba pang hindi nasa-serve rin and hindi pa naman kami doon kalaki. So right now, focus namin is more of Laguna and Rizal, though more on Rizal ngayon, karamihan. Oo, no, yung gumagawa para sa amin, ganyan. So, ayun. So, ginagawa nila to sa bahay nila. Opo. Hindi kayo nauubusan ng raw materials? Hindi naman. Kasi sobrang bilis na tubo ng water hyacinth. So, tubo lang siya ng tubo. Oo. Saka parang wala ng buto na kailangan niya. Hindi na kayo yung magtatanim. Parang harvest na lang ng harvest. Tama ba? Hindi kami nagtatanim talaga. Kasi ano nga siya eh. Oo. Need na. Ang bilis kumalat. Like, nung panahon ni President Noynoy Aquino, pumunta pa siya ng Mindanao to address the water hyacinth issue kasi yung baha doon umaabot ng bubong. Oo. At ilang babarahan kasi yung mga kanal. Oo, yung mga kanal doon, yung Rio de Grande, di ba? So, ayun. So far, hindi naman kami nagkaka-issue sa umaga shortage. Ganyan. Pero, at the same time, I guess, we're still there. Hindi pa naman kami siguro ganun kalaki. Sobrang nauubos lahat. We reached that point kasi ang dami actually regularly nagko-contact sa amin kung pwedeng sila rin daw i-adopt yung community nila para supply sa Jacinto and Lirio, ganyan. Pero hindi, wala pa kami kasi sa scale na yon. So, hopefully, thankful kami sa mga katulad po niyo na tumutulong na kumbaga i-share about itong story ng Jacinto and Lirio and ano ginagawa namin, no? So, para pag dumadami yung bumibili sa amin, mas marami kami matutulungan din. So, oo. Ayun. Ang tanong ko din is, ano ang pinagkaiba ng paggamit ng mga fiber ng water hyacinth sa ibang fiber na meron tayo? Medyo similar sila dahil pareha silang plant. Pero ang water hyacinth kasi
let's say, absorbent by nature siya. So, yung properties niya. Oo. Tapos, iba-iba ng size. So, ang banana leaf, iba ng size sa water hyacinth. Iba-iba rin, medyo mas harmful lang talaga ang water hyacinth. Kasi yung ibang materials, more of abundant lang talaga sa area yon. Maraming ganun. So, ang water hyacinth, bukod sa marami siya, may masamang epekto rin kasi na idudulot ang pagiging madami niya. Kaya kailangan gawa ng paraan. Oo. Pero, kasi nilagay mo siya sa journal. Oo. Anong pinagkaiba ng nilagay natin siya sa journal na binibenta mo kaysa dun sa mga ordinary na journal na nabibili natin? So, ang ginagawa namin sa journals namin, actually, refillable rin siya. So, bukod sa paggamit ng materials na water lily, yung features na ginagawa namin is multifunctional. So, refillable meaning kahit naubos na yung notebook, pwede nila gamitin ulit yung sleeve namin. Para mas sustainable rin siya that way na hindi yung pag-ubos na yung, let's say, notebook, pag nilagay sa notebook, parang either tapon na or tabi na lang. Unless yung iba, collector talaga na yung mga diary nila, tinatago talaga nila. Oo. Oh, may sample ka dyan ng notebook? Actually, itong sa likod ko. Ayan! Wait lang. So, alis lang. Ayan, oo. Ayan, ang gaganda ng mga designs. So, may mga prints na rin kami nilalagay sa water hyacinth, tsaka kinukulayan namin sila ng iba-ibang kulay. Sige, ma'am, balik ka na. Ipipinti na. So, may ibang prints, may ibang designs. Oo, so usually yung prints na nilagay namin, ano rin, Philippine-inspired din siya para to share more about Philippine culture. Yes. Ayun. So, yun yung nagiging, direction namin in terms of design rin. Para talagang share more about Filipino stories. Yes, oo. Para kailangan natin yon. Para kahit saan sila, pag hawak nila, yun, ma-share sila about Philippines. And at the same time, sabi nga nila conversation piece daw yung Jacinto and Lear items. Kahit na walang print, laging conversation piece. So, yun, nakakatulong rin siya on that aspect. Mag-share about Philippine culture at pagmamahal sa Philippines. Yes. May sabi niyo kanina, yung journals niyo gawa sa water lilies. Yes, So ano yung difference nung ginagawa niya sa water hyacinth siya kayo sa water lily? Yun yung kanina kong sinishare na napagpapalit na din tawag dito sa Philippines. So actually to clarify po, yung gamit namin is the water hyacinth. Pero dito sa Philippines, commonly known as the water lily. Oh, pero magkaiba sila ng halaman. So, yun. Pero mas maraming water hyacinth dito. So, yun yung nakikita talaga natin sa ilog is the water hyacinth. Depends on, nag-adapt kayo ng community. And sabi mo, before pa kayo mag-start is meron ng parang technology para sa paggawa ng fiber. May mga trainings pa rin ba kayo dyan? Yung existing technology or existing ginagawa nila, iba siya sa ginagawa na namin ngayon. So, okay. Improve na namin siya. So, yung quality, kasi nung umpisa, yun yung problem namin. Yung tinry lang namin kung ano yung current na ginagawa ng DTI, ganyan. Pero, nung time yun, high-end yung ginagawa namin bags. So, parang nagko-complain. Kunwari, yung usual naman pag native, kunwari, bumubuka, di ba? Pag native. So, sabi namin, kailangan natin lagyan ng ibang finishing. Lalo na kasi ang gusto natin yung medyo iba yung design, mas high-end, ganyan. So, mas iba yung expectations sa mga customer. Kaya sabi namin, kailangan namin lagyan ng ibang finishing, ibang design. So, yun, dinevelop na lang namin internally na yung mga yung finishing niya para maiba rin sa ano ang available na ginagawa na ngayon ng livelihood usually ng government. Mm-mm. Gano'ng katagal ang proseso from fiber hanggang dyan sa isang journal niyo? Kasi ang nangyayari is hindi namin siya ginagawa on a per piece basis na parang binubuo isa. So para mas mabilis, parang may pagka-assembly siya na tinatapos
sabay-sabay tinatapos per step. So kung kiss-kiss lang ng kiss-kiss. Mm. Kung gupit-gupit lang ng gupit. Kung plancha lang. Para mas mabilis, mas maraming magawa. Yun. Pero definitely mahaba yung proseso kasi from, 'di ba yung nabanggit ko may iba-ibang steps, so the more steps mas tumatagal. Tsaka yung drying sa sun, nag-iiba pa yan depende kung maaraw or makulimlim. Pag ulan, mas hirap patuyuin yung water hyacinth. Tapos sabi mo pina-plancha, ilang tao ang kailangan para po dito sa inyo? Yung gumagawa ng water hyacinth, kaya nila gawin the whole process. So, pero iba ang nag-harvest. So, may iba kami harvest lang ng harvest. Mm. Iba yung nagle-leatherize. So, yung leatherize, ibang tao rin. So, tas ibang tao rin yung nagtatahi. So, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung iba-ibang produkto na Jacinto and Lirio. At saan ba ito available? Yan, abangan niyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Ann Christel ng Jacinto and Lirio. Ma'am, kanina na iwan ko yung tanong na anong mga products kasi kanina nabanggit na natin yung journal. And sabi mo meron pa tayong mga maliliit na products for Jacinto and Lirio. Ano ito? Yeah, so meron kaming badge holder na wallet at the same time siya. So, mahilig kami ganun sa mga dual purpose. Mm-hmm. And then, meron rin kami mga checkbook wallet na parang mini purse na rin siya. So, paglalabas ka and gusto mo dali lang yung mga essentials mo, like, pwede rin siya lagyan ng mga masks, alcohol, tissue, tapos wallet mo rin, checkbook, ganyan. So, yun lang dadalin. Oo, and then meron din kami mga work from home desk mat. So, yung kaibahan ng work from home desk mat namin kasi hindi siya mat lang at hindi lang rin siya gawa sa water hyacinth, kundi may mga ibang added features like, for example, may mga card holder sa gilid kasi, di ba ngayon, lahat tayo work from home tapos uso ang online shopping. So, lagi natin nilalabas yung card rin yung natin. Yung card. So, minsan, nakalagay lang dyan sa lamesa. Ayan, so pwede may parang slots na doon para sa mga cards, tapos extra flaps para sa mga papel, maliit na papel at malaking papel. Kasi ako, well ako personally, iniipit pa yung papel kasi sa laptop ko. So sabi ko, why not parang may some sort of organizing yung work from home desk mat para nandun yung mga papel. Sometimes maliliit lang yung papel natin kaya may mga flaps, like mga receipt, mga ganon. So, ayun, kaya may ganun siya. Tapos may, kung gusto rin, dual purpose yung flap na isa pwede rin mouse pad, kung sa mga gusto pa rin gumamit ng mouse. And then may mga slots for pen holders or pwede rin earphones ang ilagay doon para organizing na mesa. Ayan. Tapos meron rin kami mga valley tray. So yung valley tray namin, convertible na naman rin siya. So if pinilagot is valley tray, pwede siyang pencil case, may slots for pens or as a wallet or as a shades case, ganun. So, ayun, ano pa, may new product rin pala kami, may latest kami ni-release. It's like a pencil case, pero very wide opening siya, so maraming pwedeng mapasok and pwede siya i-attach sa strap ng mga bags. So, parang pencil case. Para kung hindi gagamit as pencil case, lalagyan ng ibang bagay. Pwede rin, like, I guess in this case, usually gusto natin nasa labas ng bag yung mga alcohol natin. Para mabilis. So, pwede rin doon rin ilagay. So, iba-iba yung mask, alcohol. Pwede siyang i-insert doon. So, nasa labas lang ng bag and pwede i-open, close. Ganyan. So, ayun, yun yung latest namin na design. Oo. Actually, kaya ako nalaman yung Jacinto and Lirio kasi I'm looking for a wallet. And then, may card holder. Uh-oh. Tapos, ngayon, nakita ko, pero kayo isang item na wallet na rin siya and then may card holder na 20 slots. Tama? 22. Oo. Wallet rin siya. So, yun. Kaya sabi ko, tapos sabi ko, yung material is water lily. Uy, maganda to ah. Mabenta yung pitaka yung tawag namin dun sa size na wallet.
Oo, mabenta sa amin yun kasi yun nga, may card holders, marami tayong cards ngayon kung ano-anong discount cards. Mm-hmm. Tapos, ano, at the same time, kung gusto mo lagyan ng paper bills, pwede rin. Kaya dun ko kayo nakita. Ay, ayun, so at least, yeah, thank you found it useful. So, ganun actually yung ginagawa rin namin pagiging functional. So, hindi siya functional for the sake of functional. May yung functionality niya, ina-adapt namin sa lifestyle ng tao. Kung yes. Would make the life of a person convenient, ganyan, or kailangan. So, yun. Kaya mabagal rin kami mag-develop ng bago kasi ng product. Talagang tinatry namin pag-aralan paano rin siya maiiba at the same time, yun nga, useful para sa end user. Yes, ang ganda kasi ng idea no sa inyo kasi 'di ba meron akong nabibili na card holder lang siya. So yung bills mo kailangan mo ding i-fold kung gusto mo ilagay doon. Tapos isisiksik mo lang. Yung sa inyo is nakalatag siya. So parang nasa top yung area para doon sa bills and then yung card holder is ibang slot pa siya. Kaya sabi ko, parang gusto ko tong ano to. Maganda to. Maganda yung idea, 2-in-1 na siya talaga. Kaya sabi, and hindi lang yun, hindi lang siya 2-in-1, yung ginamit tong materials, sabi nga natin is parang peste, pero ngayon is napapakinabangan natin, nakikita natin yung beauty ng mga crafts na ito na nasa paligid lang natin. Ang ganda po ng inyong ano, advocacy, ma'am. Thank you. At saka po ano eh, parang sobrang useful talaga ng mga gamit, hindi lang basta journal, kumbaga may mga lagayan pa siya, may ibang uses pa siya. Pero mamaya tanong ako, sino yung nag-iisip po ng mga products nyo? Oo. Well, sa ngayon, yung mga recent products namin, ako nag-isip ng mga products, tapos yung mga illustrations though, nakikipag-tie-up ako sa mga magagaling na graphic designers, ganyan. Tapos ngayon, minsan may, actually pen case namin, yun, si DTI Design Center naman yun, yung nagbigay ng initial idea, then ako lang nag-develop further. Ayan, so, and then ngayon, may internship program rin kasi kami ngayon, so, nagtatry, I'm hoping na makatulong rin yung interns, baka may ideas sila sa products rin, so, oo. Meron pa kayo isang product, yung Pinto. Ano yung Pinto? Journal rin yun, pero sure. Pinto, wala lang, out of the blue, tinawag lang namin Pinto kasi para siyang pinto na parang may doorknob. Tapos dun sinasabit yung garter closure. And ano kasi siya, well, hindi naman connected sa pagiging pinto, kundi yung cover niya personalizable, meaning pwedeng mag-insert ng kung ano ng picture para maiba yung front cover. So, concept yun kasi, di ba, minsan yung mood natin nag-iiba. So, ang isip ko, parang pwede mag-insert ng kung ano-ano sa cover, kung ano yung gusto mong design. Kuhari, painting, calligraphy, or picture ng travels. Or minsan, reminders lang, yung gusto mong una mong makita ang reminder. Mga to-do list. So, kung yung priority mo, pwede mong i-insert sa cover. Ayun. Ito, medyo may tanong lang ako kasi 'di ba timely ngayon yung mask. Parang may nakita po ako na meron na rin kayong mask. Oo. Gawa rin po siya sa water hyacinth. Oo, pero hindi siya gawa sa water hyacinth. Ay, hindi, diba? Oo, kasi yung water hyacinth, although water repellent siya, hindi siya pwede yung ilulublob mo na talaga na lalabhan. Kasi absorbent by nature siya. So, actually, sa ibang bansa, ginagawa nga siya napkin. So, ang ginagawa namin, yung products na hindi kailangan, so, in terms of water hyacinth, hindi kailangan ilublob. So, yung mga masks namin, ano pa rin siya, may community kami tinutulungan in terms of sewing the masks. So, ano pa rin siya, community-based yung sewing ng masks natin. Sa Quezon City. Yeah. So, mga taga Quezon City yung nagtatahi ng masks. And in terms of mask, yung materials, ang ginawa namin is, una, ni-research namin kung ano bang materials yung pinaka-effective na reusable mask in terms of blocking yung COVID. So, according to a study in Cambridge, ang pinaka-material na pinaka-okay na breathable pa rin at the same time, based on their experiments, mas nabablock yung particles ng COVID is yung denim daw and canvas cotton nga. So, kaya yun yung materials na ginamit namin. Bukod dun,
Kasi yung mga ibang mask, let's say single layer, diba? So, ginawa namin, three layer siya. And po doon, may integrated filter sa loob. So, para dagdag protection pa rin. Tapos, nag-o-offer rin kami ng iba-ibang size. So, pang bata and then sa adults, dalawang size kasi may iba mapayat yung mukha, may iba mas malapad konti. So, yun yung problem, diba, yung sizing. And then, nag-o-offer rin kami ng tatlong klaseng way na masuot yung mask. Kasi, pag yung normal ear loop mask, which we offer rin naman na meron din sa iba, is ano yun eh, pang panandalian lang kasi masakit sa tenga. Kahit anong gawin mo doon, sasakit yung tenga pag buong araw ka naka-mask, diba? So, ang ginawa namin, nag-offer kami ng two more mask alternatives. So, yung isa, parang ears rin siya, pero mas cotton, mas malambot, tsaka may adjuster. And then, yung isa naman, head loop. So, yung head loop yun talaga, hindi sasakit yung tenga. So, ayun, nag-offer kami ng three options para kasi kanya-kanyang gusto and at the same time, aside from kanya-kanyang gusto, kanya iba-ibang occasions rin natin ginagamit. Yun nga, minsan sandali lang naman tayo lalabas. So, kahit yung ear loop lang, tapos minsan mas matagal. Like, let's say, sa mga nasa opisina na araw-araw pumunta ng opisina, so buong araw sila, syempre, kailangan mag-mask. So, usually, yung ear loop or yung cotton earbuds yung nire-recommend namin. Oo. So, lahat ng mga designs nyo is based dun sa kung ano yung lifestyle ng tao na bibili. So, pwede kasi lang mamili. Ano ba yung pinaka-swak sa akin dito? Oo. Tsaka, kung ano yung useful, hindi lang basta kami magbabenta ng mask na ano ba, uso ngayon o kailangan. Pero, kailangan may, ano siya, in this case, yun nga, tinanay namin mag-research. So, basic research lang. I guess wala naman kaming technology na kami mag-try ano ng COVID particles, no? So at least yan mga experts na naggawa. Gano'ng katagal na ang Jacinto and Lirio? Matagal na. So nag-start ito 2019 pa sa school. Tapos nung umpisa kasi hindi pa siya full-time ginagawa. So, eventually, naging full-time rin ako sa Jacinto and Lirio. Hanggang sa ngayon, so tuloy-tuloy, ito pa rin yung ginagawa ko. 2019, papasok na ang pandemic noon. Ay, sorry, 2019. 2009! 2009! So, matagal na. So, school pa kasi, so matagal na rin akong graduate. So, 2009 hanggang ngayon, ituloy-tuloy pa rin po ang Jacinto and Lirio na bibigay ng mga... Tama? 2010 kami nag-incorporate. 2010 nag-incorporate. Okay. From school, 2009. Tapos, 2010, yun ay naka-register na tayo. Oo. And then... Ngayon, nauuso ang mga online shopping. Nabanggit mo nga, saan-saan natin pwedeng i-avail yung mga products na to? So, sa Philippines, meron kami sa the usual. Alam mo na, yung Shopee, Lazada, Zalora. Meron kami sa Beauty Manila. Tapos, may sarili kaming website. Yeah. Ayan. And may mga iba rin mga resellers na online rin sila. And then, sa international, so nagsiset up kami ngayon ng store sa Etsy tsaka sa Amazon. So, pinag-aaralan pa namin kasi medyo mahirap. Ang daming kakompetensya and hindi ka agad-agad nakikita. So, yung hirap pa doon, yung traffic sa store kasi ang daming nagbabenta international. Pero hopefully yun, we're hoping na mahanap namin yung click para mag-click na sa international in terms of online rin. And I guess, I think makakatulong rin sana kung magmura yung shipping fee from Philippines to abroad. So, yung isa sa mga, I think, mga kumbaga hindrances ng nahihirapan kami sa international. Yung shipping talaga, no? Shipping, oo. Kasi diba pag dito, ang mura makabili sa ibang bansa, 'di ba? Minsan libre pa pag sya-shopping ka. Oo. 'Di ba? So ayun, yun yung namin, struggle rin. Saka maganda 'yan talaga kung i-market natin ibang bansa, lalo na yung mga designs natin is very Filipino.
di ba? Yung culture natin, hindi lang yung products, pero yung culture natin is napopromote natin. So, sana magtuloy-tuloy yan, Amazon and Etsy. So, magaganda ang mga products natin sa Jacinto and Lirio. Ma'am and Crystal, thank you po! Thank you everyone, Miss Ami, Miss Yeye. Right? Yeye nickname nyo, Miss Lex. Yes, po. Thank you po! Oo, and everyone, Sir Ricky, Ma'am Joanna, Sir John Russell, Ma'am Kay, and Kiana. Yeah. Invite po natin sila, Ma'am, to avail your, ano, your products. Ah, oo. Sige, so, yeah, so we hope you can support Jacinto. We do personalized vegan leather goods made from the water hyacinth. So, we offer retail, so you can purchase online sa mga iba-iba ko na banggit na sites, and nagko-corporate giveaways rin kami. So if you need things that we sell in retail or mga custom-made designs, we can do that for you. And we also do mga weddings, so we can also personalize, actually hindi lang logo pati names, so kahit na pa isa-isa na order, we accept personalized orders. So for your intimate weddings, if you want to give your entourage ng eco-friendly products that they would find really useful, we can help you on that. Ay, ang ganda naman yung paglakad mo, no? Lahat eco-friendly ang dadaanan mo. Hanggang souvenir, kasama ba yun, ma'am? Oo, souvenirs. So, mga made to order, or pwede rin yung mga ready stock namin, pwede natin lagyan ng personalization ng name tsaka logo. Yun, ang ganda. So, hindi lang pala limited sa journal. Nisip ko, journal lang. Ang dami palang pwedeng ino-offer ang Jacinto and Lirio. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Yes po. At sa ating mga kababayan, isang kaalaman na naman po tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan. Ang Jacinto and Lirio nga ay nagpo-produce ng mga journals, notebooks at iba-iba pang product na gawa sa water hyacinth na sobrang ganda at useful for every lifestyle na meron kayo. Kaya naman maraming salamat ulit, Ma'am Anne Cristel, at sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman. Hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Diyan. Agri ako dyan.